Hi, I'm Prof. Johnny. Welcome to Goodwill Training and Assessment Center Incorporated. May kasabihan tayo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So ano pa inihintay natin? Tara na at gawa na tayo! For you to understand my tutorial video easily, I will use Taglish or Tagalog English as our medium of instruction. So the focal point of my demonstration is about centering the workpiece in the Fojo independent shop. But before that, I just want you to know that there are two types of turning operations according to the setup of the workpiece. First is the concentric turning, wherein the workpiece is positioned along the center line or axis of the chuck. So there is only one axis for both the chuck and the workpiece. And the second is eccentric turning or offset turning, which means the workpiece is positioned away from the center line of the chuck with a particular or desired distance in order to perform machining with the workpiece to produce two or more axes, just like this, a small crankshaft. So this is the center line of the workpiece and another center line for this part. So dalawa ngayon ang axis nila, kaya naging eccentric or offset turning operation. Okay, so but today ang gagawin natin is concentric or centering the workpiece in line with the axis of the chuck. So let's start. As part of our safety practices, the very first step is to ensure that the power of the machine is switched off. Okay. Switch off. Okay. And the spindle of the machine is positioned in neutral position. Yeah. So maluwag na. Okay. This is the Fojo independent chuck. It is Fojos. Okay, numbera natin. 1, 2, 3, and 4. Okay? So, this is the Fojo independent chuck which can be used for offset and concentric turning operations. So yung four jaws na yan can be moved independently. Okay, so this is the workpiece and this is the surface gauge. Ito ang gagamitin natin panentro, at ito naman yung T-wrench para sa adjustment o pag-adjust sa mga jaws ng chuck. Ito yung keyhole. Okay, so this is the workpiece. Sukatin natin by the use of steel rule. Okay, 32 mm. So gawin natin 35 para may allowance para ma-shoot natin mamaya dito sa pagitan ng apat na jaws. So tingnan natin, 35 mm. Dapat yung 35 mm pasok dito sa pagitan na magkatapat na jaw. The first two jaws na magkatapat, ganun din yung pangalawang two jaws. 35.
Yeah. Okay. Shoot na natin. Pitan natin. Check natin kung gaano kalaki yung eccentricity or offset niya sa center line ng chalk. Okay. Ang laki, di ba? So, napapansin nyo, umaangat baba, yan ang offset or eccentric. Ngayon, bakit mas sobrang laki? Okay, pinakita ko lang muna sa inyo yung isang method kung saan napakalaki agad ang offset. So, medyo mas mahirap isentro ngayon yan dahil malaki yung offset ng workpiece. Ngayon, pakita ko naman isang method na mas mabilis. Okay? Tingnan nyo. Tanggalin muna natin workpiece. Napansin nyo dito, meron tayong tinatawag na concentric circular lines dito sa mukha ng chalk na inscribed sa mukha. So magagamit natin to as reference sa initial step natin sa in centering the workpiece. So kanina, sinukat natin 32, so gawin nga natin 35 allowance natin para may pasok ang workpiece. So gagamitin ko ngayon tong the circular lines, okay? Sa dulo ng chalk or jaw, tatapat natin kunwari dyan, magkatapat. Then, signan natin yung 35mm pagitan nila. Ayan, pasok. So, dapat, reference natin tong nasa outside circular line na yan. Okay, so, halos pantay ng dulo ng jaw. Tingnan natin sa kabila. Medyo malayo siya. So, ilapit natin konti. Then, ipasok natin konti yung isa. Katapat. Pero dapat pasok pa rin yung 35mm. Okay. So, dito naman tayo sa 1 and 3. Then, yan. Okay. Ipasok na natin yung workpiece sa 4-jo. Then, higpitan na natin yung 1 and 3. Yung magkatapat. Huwag natin muna na pakialaman yung 2 and 4. Okay. Pitan natin yung magkatapat. 1 and 3 na jaws. Okay. Then, dikit na natin yung 2 and 4. Yan. Okay. Checkin na natin. By the use of the surface gauge, diba? Halos sentro na. So ngayon, sesentro na natin ang usto. So, para mas kita yung gap or distance ng tip ng surface gauge at ng workpiece, mas malinaw kung meron tayong papel o bond paper. Basta kulay puti. No? Mas kita na ngayon yung gap between the tip of the surface gauge and the workpiece or surface of the workpiece. So, ngayon yung tip na yan, itapat natin sa bawat jaw. So, number one tayo, katapat niya yung tip. Tingnan natin yung gap. Ilayo natin konti yung surface gauge yan. So, yan yung gap. Yan yung gap. Tandaan mo yung gap. Tingnan natin yung katapat niya na jaw, which is number 3. Yan, tapat niya. Tapat din natin siya. So, mas malayo yung gap. Pag mas malayo, yung jaw na number 3, luwagan natin konti para lumabas. At yung katapat niya, higpitan natin para itulak niya yung workpiece papunta sa gitna. So, luwag. Kita mo rin ito. Luwag konti. Then, yung tapat niya is number
One. Higpit. Okay. Tingnan na natin uli. Yan yung gap. Tingnan natin yung katapat niya. Mas malaki pa konti. Which is the number 3. So, luwagan natin konti. Number 3. Then, yung tapat niya, higpitan natin. Tingnan uli natin yung gap. So, medyo malayo. Ilapit na natin yung surface gauge by rotating the handle of the cross slide. Yan, yan yung gap. Tingnan uli natin gano'ng kalayo between the tip of the surface gauge and the surface of the workpiece. Then, yun naman yung isa. So, mas dikit konti. Higpitan natin konti itong number 3. Yan, lumayo na konti. Tingnan natin katapat. Ayan, para pantay na sila. Okay? So, kung pantay na yung 1 and 3 na jaws, punta na tayo sa 2 and 4 na jaws. Yan. Tandaan natin yung gap. Dapat mapagpare-parehas natin sa apat na jaws. Yan yung gap na number 2. Punta tayo sa number 4 na jaw. Ayan. Parang pantay lang sila. So, ngayon, sentro na. Pero dapat mahigpit yung bawat jaw para pag minashin natin yung workpiece ay secure. Hindi siya dilipad. Okay? Ayan. So, tingnan natin, final check. Yung gap ng number 1, number 2, number 3, number 4. Okay, halos pantay na lahat. So, ipitan ko lang para secure your workpiece. Yan. Okay, nakikita nyo umiikot. Wala na tayong nakikitang up and down na galaw ng workpiece kasi sentro na siya. Okay? Ngayon, kung paandarin natin yung machine, mas kita natin kung merong offset na part. Andarin natin. Letter E, A. O natin. Ayan. So, kita nyo, yung workpiece ay steady siya sa gitna. So, wala na siyang offset. So, pwede na nating i-machine any type of turning operation kasi sentro na siya at securely na clamp na siya dahil hinigpitan ko yung bawat jaw ng Ojo chuck. Now, maaaring tanong nyo ito. Sir, paano natin malalaman, how do we determine the amount of concentricity or eccentricity if there is? Ang sagot ko, we cannot determine because the surface gauge is not equipped with a dial gauge or digital reading. So, paano natin nalaman na sentro? Kung mayroong kasabihan na the beauty is in the eyes of the beholder, ganun din sa machining. The concentricity is in the eyes of the machinist. So, nakasalalay sa lakas ng ating mga mata. Okay? Pero kung gusto talaga natin malaman, gagamit tayo ng ibang surface gauge, which is called the dial indicator. Okay, so nakasentro na using the surface gauge. Ngayon, para malaman natin kung ilan yung amount of eccentricity, kung meron man. Dahil hindi natin malalaman dito, gagamit tayo ng dial indicator. Okay, so dito ngayon malalaman natin kasi meron tayong mababasa na numerical value.
Ang pinaka least count o pinakamaliit na sukat na ma-obtain natin dito is 0.01 mm. Okay? So there are 100 graduations for one complete turn of the long hand or pointer. Yan, mula 0, si 0 natin. Yan, pag prines ko itong plunger niya, i-equal siya ng 1 turn. 1 complete turn is equivalent to 1 mm. So yung short hand naman niya sa baba, or yung short pointer niya, mula 0, pupunta siya sa 1, which is equivalent to 1 complete turn of the long pointer. Okay? So 1 division of the short pointer is equal to 1 complete turn of the long pointer. Okay? So i-check natin yung sinentro kong workpiece using the surface gauge kanina. Kung matalas pa rin ang aking paningin at magaling pa rin aking mga kamay sa pag-sentro. So, kita nyo dito, ididikit ko na yung plunger, yung contact point niya na carbide. Iwan complete turn natin para sure na nakadikit yung pointer niya or contact point dito sa workpiece. Okay? Yan. Then, set natin 0. So, naiikot tong casing niya, yung graduated plate na nasa loob, na makikita natin yung 0 to 100 graduations. Okay, so check na natin yung workpiece na sinentro ko gamit surface gauge. Kung na-perfect ko siya gamit ang surface gauge, ibig sabihin, magaling pa rin ang machinist. Dahil na-sentro niya na walang reference na dial gauge. Okay? Nakikita nyo ba kung gumagalaw yung pointer? Hindi siya lumilipat mula 0 hanggang o mula 0 papunta sa 1 grad positive or mula 0 papunta sa kabilang side which is the counterclockwise negative. So naka-steady yung pointer natin, di ba? Yung long pointer natin sa 0, which means perfect yung nagawa nating centering ng workpiece gamit ng surface gauge. Okay? So, bihirang magawa natin yan. Depende sa gumagawa. Di ba? Okay? So, na-check na natin. Now, for my next video, I will be demonstrating on how to use the dial indicator in centering the workpiece in the Forjo independent chuck.